Oh, ito, Armando. Thanks, Bob. No problem, Bob. Oh, ano na naman yan? Problema? Wala. Napapaisip lang. Lit ng sweldo natin, no? Sinabi mo pa nga, eh, sa sobrang lit ng sweldo natin, soft drinks na lang mabibili natin. Tumpak. Mabuti pa yung mga sindikatong hinuhuli natin. Ang yayaman? Sino pa yung gumagawa ng masama? Sila pa yung mapera. Ay, huwag mo na yung problemahin. Basta ang mahalaga na tutabaho tayo para sa pamilya. Wow. Para kang cardo book. Pero, tama ka naman. Oh, kumusta na pala anak mo? Ayun, nasa... Uy, book. Muna na ako. Mag-aapunan pa kami ng pamilya ko. Ah, sisi ako din. Siyempre, ako pa. Matinig yata to. Sa pagkakalam ko, anak ko nang may-ari ng iba niya. Anong kailangan niya sa akin? Ba't nandito ako? Shhh! Tumahimik ha! Tulong! Tulong! Sabi nung tumahimik ka? Uy, pre! Ibibenta pa natin yan. Alam mo, miss, sa buhay natin ngayon, kaming mga mahihirap ay kailangan umasa sa mga mayayaman. Pero huwag kang mag-alala. Matapos na din ang kalbaryo mo kapag marinta ka na. Di ba, pre? Tama ka dyan, pa. Pa sa loob. Sige, dyan ka muna.
Natatakot at kinulat na naman ako. Kala ko sa'yo. Sorry. Backup is coming. Bok, anong ginagawa mo? Bok, pasensya na. Walang personalan, trabaho lang. Teka lang po, pag-usapan muna natin to. Di pa uli ang lahat. Pag-uusapan? Bok, bago na ako sa ito yung pag-usap. Papapagaling ba ng pag-usap na yan ang anak ko, ha? Si Katie, nasa ospital. Ba't di mo sinabi po? Tutulong nga naman kita. Pamangkin ko yun. Tulong? Tulong? Huwag mo akong gagawin, Bok. Bok, magkaparehas lang tayo ng trabaho at sweldo. At paano mo naman matutulungan ng stage 4 cancer, ha? Bok, pulis tayo. Kaya pagtupad ng batas. Alam kong kailangan mo ng pera para sa anak mo na si Katie. Pero huwag naman sa ganitong pamamaraan. Sa tingin mo ba masasaya ang anak mo sa ginagawa mo ito? Bok, 10 taon! 10 taon! Tayong magka-partner at magkaibigan. Tapos ano ngayon? Ito lang gagawin ko sa akin? Bo, hindi ko nalang ginagawa ko. Okay lang yan, Bo. Lalagpasan din natin ito. Oh my God.